Good day mga sir. Ngayon naman subukan natin gamitin ang ating mobile phone para i-connect dito sa Telchart B3. Siya ang gagamitin natin sa GPS receiver. Kung di pa kayo nakakabili ng GPS receiver, pwede natin pagtsagaan muna itong cellphone natin. I-click lang natin to sa settings. Yan dito. Sa Bluetooth ng laptop, i-on lang natin. Tapos dito naman sa cellphone, kailangan i-download natin to dito sa Play Store, itong Bluetooth GPS output. Ngayon, pag na-download na, i-open ko lang sa akin dito. Yan, nakalagay, let's get started. Yan, done. Tapos, okay. Tapos, done ulit. Yan, dito, makikita nyo disable. Dapat i-click nyo siya. Yan, para mag-enable. Allow lang. Tapos, allow ulit. Yan, lalabas na to. Dapat ganito yung naka-display sa inyo. Enable, tsaka discoverable. Tapos, dito sa taas. Yan, dapat naka-on to. Yan, location services. Tsaka itong Bluetooth. Yan, dalawang importante naka-on dapat. Next naman, dito naman tayo sa laptop. I-click lang natin to. Yan, mag-appear dito kung ano yung Bluetooth nyo. Yan, sa cellphone. Ito sa akin, Oppo A5. Click lang, tapos pair. Hintayin nyo lang, may lalabas dito. Dapat kung pare sila na number, yan, 8863 sa cellphone. Click nyo lang itong yes, tapos pair sa cellphone. Yan, hintayin nyo para mag-pair sila. Yan, nakalagay na, connected. Click naman natin dito sa may baba, more Bluetooth options. Tapos, dito sa comports, click nyo. Makikita nyo dito, COM10, tsaka COM11. Itong pinaka-importante, itong COM10, itong incoming. Yan, tandaan nyo yan, COM10, kasi yan yung i-input natin sa Telchart. Click lang natin to, open na natin, Telchart. Yung cellphone nyo dapat nasa labas o nasa bintana para maganda yung signal. Dito tayo sa settings, tool menu folders. Makikita nyo, wala tayong GPS. Yan, GPS missing. Tool menu folder, click. Tapos, setup. Dito sa system setup, i-click natin tong NMEA data ports. Tapos, dito makikita nyo, pwede checkan yun, COM10, COM11. Wala kang ibang gagalawin dito. Dito lang dalawa. I-click natin parehas to. Open na to, yan. COM10, COM11, kung ano nakalagay dito, tingnan natin. Yan, COM10, COM11. Ito ang importante, COM10. Kung ano yung nasa incoming, siya dapat ilalagay nyo dito sa port na to. Okay, try natin. COM10, yung incoming. Tapos dito, may check dalawa. Click natin itong okay. Yan, lumabas na ang GPS. Ito, click ang auto. Okay na. Yan, pwede nyo pagtsagaan muna to habang di pa kayo nakakabili ng GPS receiver. Pero mas recommend ko yung GPS receiver. Accurate talaga siya. Hindi tulad nito, kita nyo. Medyo balagbag yung takbo niya. Pero okay na din. Pagpraktisan, kung nasa layout na kayo, tapos wala kayong mabili ng GPS receiver, pwede na to. I-compare nyo lang sa ECDis nyo sa barko tsaka sa mga GPS kung okay ba siyang gamitin. Pero sa akin, mas advisable yung GPS receiver na nabibili. Okay mga sir, tapos na yung video natin. Sana may natutunan ulit kayo. Pa-support na lang sir ng YouTube channel natin dito sa may baba, sa may kaliwa. Thank you mga sir. Keep safe. Out.